dito sigurado nilalandingan nyo si Marco ngayon. Pwede ba kumalma ka lang? Iba ito ang grand finale. Makakaganti pa rin tayo sa kanila. Oo, pinapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin nun na kinalimutan ko na lahat ng ginawa mo sa akin. Iniwan mo ko. Tinalikuran mo ko. Kinalimutan mo ko. Pinagtabuyan mo ko. Lahat ng sakit nandito pa rin sa puso ko. Pasensya na ho, may bad news ako. Pinayaga mag-bail si Ava at Adele. Nakawala na sila sa kulungan. Ano? Hindi pwedeng mangyari yun. Ma! Ma? Ma! Hindi nyo akalain na makakalabas ako agad, ano? Get out of my house! Get out! Nakahanap silang dahilan para makapagpiyasa at ginarantito ng korte. Paano lalakas yung kaso mo kung walang magpapatunay sa mga akusasyon mo? Diyakot nyo ko! Lahat pinipili nyo ni Adele! Lahat pinipili nyo na lang! Ma! Kalayaan nyo! Sige, ha? Hindi kayo titigil? Ayan ang CCTV ako! Hindi nyo na madidenay ngayon ang pananakit nyo sa akin. Ang kakapal ng mukha nyo sumugod dito. Ngayon, lahat kayo, lalo ka na, ipapakulong ko! Malaki nga naging kasalanan mo sa akin dati. Pero nakita ko sa'yo na talagang nagsisisi ka. Kaya pinapatawad na kita. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung sinabi mo sa akin ngayon. Gusto ko lang magpasalamat dahil pinakawalan mo ako sa kasalanan ko. Hi! Sino po sila? Magandang gabi ho. Andyan ho ba si Lawrence? Wala ho siya rito. Bakit niyo hinahanap ang anak ko? Kayo ho ba ang mga magulang niya? Opo. Actually, kayo ho ang gusto kong makausap. Ma'am, sir. Alam niyo ho ba na may tinatagong sekreto ang anak ninyo sa inyo? Anong pinagsasabi niyo? Parang sinisiraan niyo yata anak ko? Hindi po. Hindi po ako naninira. Ang totoo, ang anak ninyo ang naninira sa sarili niya. And in fact, sisirain din niya ang pamilya ninyo kapag nalaman ninyo ang pinakakatago-tago niyang sekreto. Gusto niyo bang malaman na ang anak ninyo ay may AIDS? Yung sakit na nakakahawa at nakakadiri? AIDS, HIV, yun ho ang tinatagong sekreto ng anak ninyo. Meron siya noon, yun yung nakakasukan sakit. Kaya salamat, ha? Maraming salamat, ha? Thea, nangako ko sa'yo, hindi ko na ulitin yun. Yung manamantala ng babae, hindi ko na ulitin yun. Pangako, sorry kung nagawa ko sa'yo noon yun. Thea, magbabago na ako. Pangako. Okay na yun, Lawrence. Pinatawad na kita. Alam ko naman nagpabago naman ang mga tao eh. Saka, ang importante, iba ka na ngayon. At nagbago ka na. At sana totoong nagbago ka na. Nang iinsulto ka ba? Ang sinasabi mong sakit ng anak ko ay sakit ng mga bakla. Oh, correction, sir. Hindi lang mga bakla ang nagkakaroon ng ganun sakit. Kahit ang mga rapist na katulad ng anak nyo, pwedeng magkaroon ng ganun. Kasi alam nyo ho ba kung sino sinisipingan niya ng mga maruruming tao sa paglasisa? Ito mahimik na kayo! Man, sino ba kayo para magsabi ng ganun sa anak ko? Bakit nyo hinuhusga ni anak ko? Umalis na nga kayo! Baka mamaya mapatay ko pa kayo eh! Ma'am, kayo ho ang bahala kung ayaw nyo maniwala sa akin. Tanungin nyo ang anak ninyo kung nagsasabi ako ng totoo. Magkaalaman tayo. Basta ako, alam ko nagsasabi ako ng totoo. Tumigil nga kayo! Sino ba kayo? Bakit nyo hinuhusga na anak ko? Ha? Mrs., nasa sa inyo yun. Umalis na kayo! Kayo sa umalis akin, na kayo! Baka magpatay ko pa kayo! Sinasabi ko lang na nagsasabi ako ng totoo. Tanungin nyo ang anak ninyo. Kunin mo ang baril ko sa loob. Pilar, dalihan mo! Sir, bahala ho kayo. Kausapin nyo na lang ang anak nyo. Ako lang naman concerned Pilar, ako sa reputasyon nyo. Dalihan imagine, mo. Sundalo kayo pagkatapos may anak kayong ganyan. Oh Pilar, my gosh! Ang baril ko! Kakahiya ho yun! Dali! Pilar, ang baril ko! Bilisan mo!
Halika rito, huwag kang duwag! Kaya alam kong mahirap ibalik yung tiwala mo sa akin. Pero papatunayan ko sa'yo. Bago na ako. Salamat ulit, ha? Sige na, Lawrence. Gabi na. Good night. Good night. Bes. Sige. Una na ako. Sige. Marco. Marco, ginabi ka yata. Yung mga bata tulog na, gusto mo ba sila silipin? Hindi na. Idadaan ko lang sana itong pagkain para sa inyo. Sa inyo ng mga bata. Tanong ko lang. Ba't ka biglang hinalikan ni Lauren sa kamay? Nagsiselos ka ba? Ay, hindi naman. Gusto ko lang malaman yung... I mean, talagang estado ng pagkakaibigan niyo ng ex-rapist mo. Ano ba? Kayo na ba? Siya na ba yung pinalit mo sa akin? Yak ka na naman sa pambibintang mo! Dahan-dahan ka sa mga binibitawang mong salita. Wala akong pakialam sa kahit sino mang lalaki sa panahon ngayon, pwede ba? Lalo na, mainit ang ulo ko dahil nakapagpiyansa yung mama mo sa kayang kabit mo. Kaya huwag ka nang pupunta dito kung aawayin mo lang ako. Dahil mas may karapatan akong magalit sa inyo. Sa'yo, sa mama mo, at sa kabit mo. Kaya umalis ka na! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito, lalo na kung huhusgahan mo lang naman ako. At aawayin mo ko. Pwede ba lumayas ka? Ayoko na makita yung pagmumukha mo mapanghusga. Pwede ba? Umalis ka na? Layas! Ma, pa, hindi nga. Talagang tatu ka, baboy ka! Ano ba problema nyo, ha? Anak. Ano? Anak, may dumating na isang babae. Hindi namin kilala. Sabi niya may sakit ka daw na nakakahawa. Yung sakit daw ng bakla. Anak, totoo bang may sakit ka? Kilala ko kung sino nagsabi nun sa inyo. Si Adele ho ba? Yung siraulong matanda? Huwag ko kayo makinig doon, wala alam yun. Una sa lahat, hindi lang ho bakla nakahawa ng HIV. Kahit sino pwede magkaroon nun. Pero umamin ka! Tama! May ganun kasi kasakit! Esto, tama na! Tama na, Esto! Sabihan mo sa akin ang totoo! Esto, tama na! Ayaw mo sumagot! Sagutin mo ako, Lawrence! Tama na! Ano ba? Tama na! May sakit ako! Meron ako HIV. At ayoko sabihin yun sa inyo dahil alam ko hindi nyo ako tatanggapin. At kahit ako, nahihiya ako doon sa sakit na yun kahit nililihim ko sa inyo. Pero pa, ma, patawarin nyo ako, hindi ko gusto yung nangyari. Hindi ko alam kung saan ako nakuha yung sakit na yun, hindi ko alam! Ano nangyari? What's wrong? Ba't ganyan ang mukha mo? Bakit ganyan natin? Parang hirap namin buuin ulit ni Thea. Nagsisisi na naman ako. Inaamo ko siya. Sinusuyo ko siya. Pero parang hindi niya na ako gusto. So, give up ka na. Ate, alam ko marami ako nagawang kasalanan. Pero hanggang kailan niya ako titiisin? Ang klase kayong magulang, ha? Imbis na kayong kakampi ko?
Ibisa kayo kausap ko ngayon. Kayo dyan yung nagsasalita ng masama sa akin. Kaya itataboy niyo ako porket may HIV ako. Tama nga hinala ko eh. Sana hindi ko nalang sinabi sa inyo. Dahil alam ko sarado yung puso at yung isip niyo sa may sakit na ganito. Lumayas ka rin mo! Huwag ka na nababalik dito! Torres! Wala akong anak na katulad mo! Malis ka na! Kumapatay ka na! Nakakanya ka! Kakasimula mo palang ligawan siya ulit. Pero parang give up ka na. Marco, isipin mo gaano katagal mo siyang tiniis. Pwedeng kaya hindi ka pa rin tinatanggap ni Thea ngayon kasi natatakot siyang masaktan ulit. Yun ang kailangan mong patunayan sa kanya. That from now on, never mo na siyang iiwan ulit. And that's up to you. Ikaw lang makakapag-decide niyan. Kung ipupursue mo ba talaga si Thea or aayaw ka na dahil nahihirapan ka. Cars! Oh, bakit nandito ka pa? Gabing-gabi na. Okay ka lang ba? Nag-iisip lang kasi ako na ma-applyan na trabaho. Gusto ko na kasing magkatrabaho eh. Tatlo-tatlo kaming pinapakain ni inay dito. Ayoko naman magpapasan kila Ate Ana. Hindi kaya ng konsensya ko. Nakakahiya. Aba, Cars. Huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong din ako kung saan ka pwedeng ma-apply. Check kung talagang nakalaya ka na. Sa totoo nga, nakalaya ka na. Alam mo, ang galing mo rin, no? Paano mo nagagawa yun? Paano ka nakakatakas sa batas? Ito naman, nakita mo lang ako. Nag-init na kagad ang ulo mo. Huwag na tayo mag-away, ha? Bati na tayo. Okay, diba? Na tayo. Tigilan mo ako. Hindi ako natutuwa na nakalaya ka. Saan ka pupunta? Marco, Marco, ano to? Ano yan, ha? Ano to? Bakit nag-impakit ka? Ha? Hindi. Hindi ka alis. Hindi, hindi. Dito ka lang. Hindi ka alis. Dito ka lang, Marco! Pwede ba? Ha? Tigilan mo na ako. Hindi na ako natutuwa. Alam mo ba kung bakit ako alis dito? Dahil hindi na tayo. Hindi na ako nakatira dito. Ito. Ito yung susi ng kondo mo, di ba? Ayan na. Sige! Sige, umalis ka! Magpapakamatay ako! Iinumin ko to! Sige, umalis ka! Lintik naman eh! Pwede ba wag mo ko i-blackmail? I don't care! Iinumin ko talaga to kapag iniwan mo ako! Thea! Uminom ka na ba ng gamot mo, ha? Opo. Ano ba ginagawa mo? Anong oras na? Ah, resume ko po, Nay. Kasi po, inaayos ko po to, tapos i-input ko po sa computer shop to. Aayusin ko po yung resume ko dahil may a-apply na po kong kumpanya. Kaya mo pa bang magtrabaho? Paano yung sakit mo? Inumin mo. Marco, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Umawi mo yung sinabi mo. Sabi mong mahal mo ako. Sabi mong hindi mo ako iiwan. Sabi mong hindi tayo mag-iwalay.
Sabihin mong mahal na mahal mo ko. Marco, parang ako muna. Sabihin mo, hindi mo ko iyo, hindi mo gagawin to. Nay, hindi po at kami HIV ako. Ibig sabihin, hindi ako makakapagtrabaho. Ang sabi ng doktor sa akin, kapag inalagaan ko ang sarili ko, walang dahilan para hindi ako mamuhay ng normal. Oo naman. Nagtanong-tanong din naman ako simula nung nalaman ko yung tungkol sa sakit mo. Pero siyempre, hindi mo maalis sa akin ang mag-alala. Pero sige, kung anong makakapagpabuti sa'yo, kung anong makakapagpaligaya sa'yo, edi susuportahan kita. Magnunubi na pa ako para talagang matanggap ka sa applyan mo trabaho. Ha, anak? Nay, maraming salamat. Alam niyo, napakaswerte ko na kayo po ang nanay ko. Nako, ako ang swerte sa inyong dalawa. Sige, tapaw ka na. Ulit-ulit na lang ba tayo, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo para tumanim dyan sa kokote mo na tapos na tayo? Pagkatapos na malaman ko na niloko nyo lang ako, niloko nyo ako ni Mama, ha? Na nasira yung pamilya ko dahil sa inyong dalawa, nagkahiwalay kami ng asawa ko dahil sa'yo! Pwede ba? Huwag na. Tama na. Tigilan mo na yan. Itapon mo na yan. Halit ka. Iba! Ano'y ginagawa mo? Gusto mo magmamatay! Gusto mo na mamatay! Teka! Iba! 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 Tama mo ako! Gusto mo na mamatay! Iba! Hindi! Iba! 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 Pininom kasi yun! Iba! Iba! Mabuti na lang naalis lahat ng bleaching liquid sa katawan mo. So, antayin na lang natin ang resulta. Thank you, Doc. Nurse, halit ka, nurse. Marco, thank you. Hindi mo ako pinabayaan. You still care for me, parin. Konsensya ko na lang yun. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Hindi ka dapat nagpapakamatay para lang sa akin. Marco, wala akong pinagsisisihan. Gagawin ko yun ang paulit-ulit. Kung iiwan mo talaga ako. Eva, please naman. Huwag mo naman ako i-blackmail. Tama na, Marco. Totoo yung sinasabi ko. Gagawin ko yun ang paulit-ulit. Kung iiwalayan mo ako. Kaya tama na. Huwag ka na magsalita dyan. Samahan mo na lang ako dito. Please. Layo-layo naman ang computer shop dito. Bakit ba kasi wala kayong computer sa bahay? Eh, ano naman gagawin doon nila inay at ni ate, diba? Ano ka ba? Alam mo kung puro ka reklamo, dapat di ka nalang sumama sa akin. Puro ka reklamo. Nanay ni Lorenzo? Magandang umaga po. Ay, si Lorenzo po. May laptop po ba or computer si Lawrence? Shhh! Ano ka ba? Nakakahiya, Olga. Wala na si Lawrence dito. Pinalayos na siya ng tatay niya. Bakit po? Eh, kakahiya sabihin pero may HIV si Lawrence. Kaya ayun, galit na galit ang papa niya sa kanya. Adel, ang inis! Lumabas ka dyan, ayaw back! Adel! Ayop na! Manihira ka ng buhay! Adel! Sir! Tigil mo yan! Ano problema mo?
Problema ko yung amo mo! Huwag kang magulo rito! Ano? Palabasin mo yung amo mo! Alis ka rito! Palabasin mo yung amo mo kayo! Tulikan mo! Ha? Palabasin mo siya! Tulikan! Adel! Tumigil ka! Adel! Tulungan ko kayo! Huwag kang magulo rito! Paano niyo po nalaman na may HIV siya? Sinabi ng isang babaeng may edad sa amin, di namin siya kilala. Siya ang nagsumbong sa amin na may sakit si Lawrence. Sige po, thank you po. Sige po, salamat po. Olga. Olga, sigurado ako, may kagagawa nito ang nanay ni Marco. Kapal talaga ng mukha ng Adele na yun. Kawawa naman si Lawrence. Sana kaya yun ngayon? Tumawag ka ng village guard. Sabihin mo emergency. Dali! Yes, ma'am. Dito dito, lumapit ka! Walang hiya ka, sinira mo buhay ko! Anong problema mo? Bakit ang ingay-ingay mo? Ikaw ang problema ko! Hoy! Tumigil ka, bumaba! Guard, pigilan mo bumaba siya! Bumaba ka dyan! Batilin mo, guard! Parilin kita! Hoy! Bumaba! Oo! Ano ba? Dali! Okay na daw. Sabi ni Doc, pwede ka na daw ilabas. Pati yung mga bills mo, binayangan na din ni Marco. Alam mo, gaga ka talaga eh, no? Magpapakamatay ka talaga? Ha? No choice eh. Effective naman. Kita mo, hindi akong matiis ni Marco. Kahit na! Sa tingin mo, mas worth it siya kaysa sa buhay mo? Bakit ba nangingilam ka? Basta mas gusto ko magpakamatay kaysa mawala sa akin si Marco at bumalik siya dun sa Thea na yun eh. No way. Hindi ko kaya yun. Mas masakit sa akin yun. Kaya wala akong pakialam kahit sabihin nila na ba-blackmail ako. Huwag lang akong iwan ni Marco para dun sa Thea yun. Dalawa lang naman yan eh. It's either magpakamatay ako ulit. Or, ipapatay ko si Thea. Para lahat kami, siraan na ng buhay. Ano? Ha? Sige, Adele. Papatayin kita. Ito yung gusto mo, di ba? Hayop ka! Ano yung problema mo? Ikaw ang problema ko! Bakit mo ako sinasakot? Maangang ka pa, ha? Alam kong ikaw nagsabi sa mga magulang ko. Alam kong ikaw nagsira sa buhay ko! Huwag kang magbintang! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Sinungaling ka! Lawrence! Marco! Marco! Lawrence! Lawrence, ano nangyayari dito? Ha? Marco, patahinin kami yung bibig nitong nanay mo dahil kikis-kis ko talaga sa kalaman si Atasinto! Sinira niya ang buhay ko, Marco. Ngayon, papatayin ko siya! Ito ang gusto niya! Lawrence, Lawrence! Ma'am, Lawrence! Ito na po yung guard. Papunta na po sila dito, ma'am. Tumahimik ka muna! Lawrence, kung ano man yung nagawa ng mama ko, Lawrence, ako na humihingi ng dispensa. Please. Please, umalis ka na. Ay, ewan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ni si Marco ang sumunto sa akin today. Basta ang sabi niya, ako na lang daw bahala sa'yo. Kaya ikaw, magpakatinu ka muna, ha? Bahala siya sa buhay. Kapag hindi siya sa akin nagpakita the whole day, magwawala talaga. Alam mo, loko-loko ka talaga eh. Di pa tayo tapos. Humanda ka, Adele. Dahil sisirain ko yung buhay mo! Walang iyong yun! Ang kapal lang mukha! At ikaw, parang hindi kita anak! Pinatakas mo pa siya! Ay, sigurado naman kung may ginawa na naman kayong kalokohan, kaya nang gagalaiti sa galit yung tao. Kailan ba kayo titigil, ha? Ano na naman tong ginawa nyo? Wala akong ginagawang masama, Marco! At anong pakialam mo? At bakit ka nandito sa pamamahay ko? Eh, yung alaga nyo hong si Ava, nagtangka magpakamatay. No. Nasaan siya? Sa ospital. Ma, pwede ba kausapin nyo yung tao?
Pinagbabantaan na naman ako na magpapakamatay daw siya kapag hindi ko siya binalikan. Then, bakit hindi mo siya balikan? Sa lahat ho ng nangyari, yan pa rin ho ang sasabihin niyo sa akin. Mahindi na. Hindi na ako maniniwala sa inyo. Huwag mong ipasa sa akin ang problema, Marco. Problema mo si Ava. At cargo de consensya mo na kapag nagpakamatay siya ulit. Huwag mong sa akin ipasa ang responsibilidad. Pupunta tong baliw na to. Pwede bang huwag mo na siyang pansinin? Halika na, umuwi na tayo. No. Hindi tayo uuwi. Susundan natin siya kahit sang impyerno pa siya mapunta. You don't deserve to be happy! You don't deserve to have a life! Please! Yung basic na mo! Oh my God! Ito mo na to! Masigitin na kayo! Guys! Summon siya para sa'yo. Sige, basahin mo! Pwede ngayon, magtawag ka ng abogado mo para explain ko anong RA 8504. Alam mo ba kung saan siya umuwi ngayon? Mayroon naman ang address niya. Sorry, ma'am, pero hindi ko po pwedeng ibigay. Kagagalitan po ako ni Sir Marco, eh. Hi, Marco. How convenient. Hanap ako ng hanap sa'yo. Nandito ka lang pala sa bahay ni Thea. Nandito kaya yung mga anak niya? Ginagamit mo pa mga anak niyo para magkatali ka kayo ni Marco. May sasabihin po sa inyo, may HIV po ako. Hindi rason ang sakit mo para hindi ka makapaghanap buhay. This company is not discriminatory. Maraming salamat po. Thank you po.